Guys, magandang hapon po. Patuloy tayo sa part 2. So, how to prepare our future life. Okay? Sa Friendly Youth Advice 2022 to 2090 hanggang forever. So, pinupost ko guys kasi maingay. Salamat sa papanood, sa suporta at sa katiwala po sa pag-subscribe. Gagalingin ko po para sa mga youth ko. Okay? Bilang isang youth kasi, ang responsibility hindi lang sa school. Bali sa future mo na rin. Paano ba gumanda yung future? Paano ba magkapera? Kasi yung number one goal, mag-ipon. Huwag mo na mag-asawa ng maaga kasi magastos talaga yan. Butas din talaga yung bulsa nyo. Katapos, hanapin yung the right person. Yung hindi ka lulukuhin, saka hindi mangdaya. Pagkatapos, di ba, find the right person, be right person, biblical. May mga certain things na hanapin natin. Hindi lang, basta itsura lang, pogi. Yan, mapuputi, may tsura, gwapo. Ano, pogi points lang yan. Pogi points lang kasi yan. Pero yung magsama na kayo, kasi doon na kayo kasi mas maghahanap sa attitude. Habang youth ka pa, mag-ipon ka ng pera, magtrabaho, mag-enjoy, mag-ipon. At saka kailangan mag-study at mag-aral about sa relationship. Paano malaman to si Mr. Guy, si perfect one, si Miss Wa, si Miss Right One. Katapos yung paano ka mag-handle ng family, paano magturo ng bata, it's a talent. Hindi kasi siya isang biro lang. Lalo na kung hindi pa nag-graduate or walang trabaho, mahirapan ka talaga isang youth na pumasok talaga sa relationship na hindi ka talaga nakapaganda. Bakit tayo nag-aaral bago magtrabaho? Diba? Kasi para yung mindset mo, yung alam mo na, ganun din ang sa pag-asawa, sa relationship. Bakit ka nag-aaral, nagtatrabaho muna? Kasi para sa relationship, para tama. Kasi kung hindi mo alam ang gagawin, marami talaga doon nakaabang na manguloko, mandaraya, marami mga scammers, mga fake lovers, marami na rin mga ganun eh. Kasi yung iba, iiwan ka na lang, may anak na kayo, iiwan ka lang. Meron talagang mga ganun na mga tao, magaling mag-iwan. Meron ding manghanap ng iba, secretly. May iba sinungaling, magagalit, ngiti ng ulo. Siyempre hindi talaga madali guys. Hindi talaga madali. Madali lang sabihin. Pero actually, kung doon na talaga tayo sa situation na yan, maganda siya, pero ang tanong, katiwalaan mo ba? Totoo ba? Baka bigla-bigla lang. Kasi yung isang sign na yan, kung nagmamadali ka, hindi yan true. Diba? Physical lang yung iniisip, tinig yan. Sexuality lang, hindi yan true. Kapag ang true kasi, sinicheck mo yung kalooban ng tao, tsaka yung ugali, tsaka may interest sa'yo, gusto. Pero kung ayaw naman makiusap sa'yo, in the first place, and mayroong iba, wala na yon, ex na yan sa akin o sa inyo o sa ating lahat. Ganon dapat. Kasi kapag na-sign mo, parang umiiwas sa sayo, pag usapan mo siya, parang dumidistansya, yan lang, hindi. Siyempre, titignan mo yung mga sign, kasi yung iba, nairita yung babae. Titignan mo yung siya ba ang lumalapit o ikaw ang lumalapit. Pero maganda yung kapitan tayo, hindi tayo yung lumalapit. madali lang, wala. Siyempre, magastos yun sa emotion, hindi lang sa pera, sa emotion, sa mental mo, lalo na yung buhay at saka yung time mo, sayang. So, siyempre, hindi natin sayangin yung buhay natin sa mga hindi deserving na mga tao, sinungaling. Siyempre, mahilig mag-hutkot, magbuha ng pera sa'yo, para takutin kami, mga ganyan yung mga itinig. Yung talagang meron talagang masasamang tao. Siyempre, ipuri mo na lang yung na-crush mo, hindi siya ganyan. Titignan mo yung mga secret moves niya. Huwag mo na yung relationship agad. Kasi kung hindi mo nalaman kung sino siya, dire-diretso lang, wala. Maloko talaga. Magkatapos, yun ang check mo kung paano ma-identify ng mga tao. Paano malaman yung attitude niya. Paano mag-ipon ng pera. Paano hindi magkasakit. Paano maging matalino. Siyempre kailangan yun eh. Siyempre mag-ipon talaga. Kasi mahal na lahat ang bilihin.
Siguro, yung iba siguro, nagluluto siguro yan. May mga illegal activities kayo, yung mayaman. Kasi kung mabili ka ng bahay ngayon, mahal na eh. May naganda lang kung na mana mo o na agito na transfer sa iyo, pero kung wala naman, magbibili ka at saka from start to scratch ka talaga, simula sa walang-wala talaga. Kailangan talaga nung siyempre habang natin nagtitinda, kailangan natin makashare din tayo sa iba na magandang mensahe sa iba. Diba? Good message para for everyone na mag-isip talaga kayo. Hindi kasi yan biro, hindi laro, hindi yan isang Ang iba kasi, ang date kasi, ang ibig sabihin sa date sa iba eh, sexuality agad eh. Dapat ganun. Ilalanin mo yung pagkatao. Lalo na itong mga lalaki na iba, gusto nila talagang ganun lang eh. Pag wala na, tapos na goodbye, bikip na, ganun na. May mga ganyan na lalaki. Saka yung iba gumagamit lang, pinagrama nila ang mga babae para mapirahan nila. Ipapa-OFW, mag-jowa sila, then ganito, then mayroon naman siyang ibang babae, lalaki. May kasi mga ganun na mga tao, yung mga habit nila ba? Habit na lang yung talent na nila, yung mga mangganyan na lang ng mga tao. Yung mga walang konsensya, meron na talaga ganun. Siyempre, sports na lang nila yan eh, sa kanila. Ako, hindi ako magagawa ng ganyan kasi mawa tayo sa mga tao, manguloko, mandaya, mangmera. Siyempre, proud ko na hindi ako mayaman kasi hindi naman ako gumagawa ng kasamaan. Hindi naman ako nanluloko ng tao or dinadaya sila nang gagamit ng mga babae para makapera lang. Hindi ko naman ganyang ugali. Siyempre, may mga mapugi talaga, ginagamit yung advantage nila, yung the way sila magsalita. Pero mga magagaling na artist, scam artist, siyempre, para makapera lang eh. Wala silang emotion, walang emotion na involved. Lalo ginagamit yung physical appearance. Siyempre, titigdan mo talaga yung habit niya at saka yung mindset niya at saka may iba ay madala sa salita. Siyempre, in times of secret, dun mo malaman yung tao. In times of secret, dun mo malaman ang tao kung ano ba talaga siya at ano ba talaga yung ginagawa niya. Kasi kapag makita mong wala talaga siyang paki sa'yo o baling isang youth, wala tayo diyan. May iba tumatanda na lang na nag-aaway, nagagalit kasi nakita yung relationship nila na may bisyo pala yung kasintahan nila. Galit na galit sila. Mayroon mag-aaway na ganyan. Ako, daming sitwasyon. Tapos may iba mag-aaway na walang pera. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng bisyo at saka walang pera. Walang alam. Yun talaga mostly nakikita ko, mostly, most common, lalo na yung wala trabaho at saka nakapag-aral, hindi naman tayo nag-judge sa ganyan. Yun talagang most common problem, then yung problem na ganyan, maghiwalay talaga, iwalayan talaga ka ng babae o lalaki na yan. Lalo na mostly babae maghiwalay sa lalaki kapag nakita nilang hindi stable, medyo kalikuan ng ginagawa, hindi masama, lalo na binugbog sila, sinasaktan. Siyempre, yun ang task natin, na alamin natin yung mga taong ganyan. Malaman mo yun kasi marami talagang bitag, marami talagang trap sa harapan, sa unahan. Kasi marami, hindi talaga lahat ng meet na tao, lahat ng taong nakikita mo ay mabait. At may konsensya, pagmamahal sa kapwa-tao. Walang ganyan, bihira na lang ngayon. Ang iba na yung ginagamit na nila, matawa sila. Ang iba matuwang naloko nilang yung iba. Natuwa sila na napirahan yung iba. Nasaktan. Merong mga ganyan. Natutuwang nasasaktan ng iba. Lalo na yung hindi biblical. Diba? Pugi lang hinahanap nila. May mga ganun eh. Secretive eh. Yun ang pinakamahirap. At saka yung busing style, yung type yung ugali. So bakit ko sinasabi? Yun ang paghandaan. Paghandaan mo, paano makihandle ng tao. Mag-adjust. Hindi lang sa letra, hindi lang sa school. Kasi pag may trabaho ka na, di ba, nag-graduate ka na, may pera ka na, ang iba magbabakasyon. Bagay bang yun? Hindi, magbabakasyon lang, ipunan mo muna, hindi lagi-lagi. Kasi kapag lagi ka ng bakasyon, ubus yung pera mo, lagi ka nang bibili ng mga snack, hindi maganda, hindi healthy sa'yo. Hindi mo alam yung mga kinakain mo, ginagawa, mahirapan ka talaga. Lalo na yung nagkakasakit, at saka lalo, pag kumain ka ng mga harmful foods na nakakasakit,
magamutan ka pa, mas doble ang gastos mo. So, yung eating wisely, yung prutas gulay, iwas sakit at iwas gastos. Kumain ng prutas gulay, iwas sakit at iwas gastos na sobra. Magastos man talaga ang tao. Pero kaso, kung hindi mo alam ang mga ginagawa, itong unang problema, bakit hindi natin nagagawa yung task? Una, TV, yung mga showtime, yung mga teleserye, yung mga sagap na yun sa umaga, mayroon sa tanghali, mga showtime, may sa gabi, may mga teleserye, yung nakakawala kasi yan ang oras. Maganda lang yan, itsura, yung mga drama, pero minsan, nakukopya natin yan, nagagaya. Kapag hindi ka nakapaghanda, hindi kasi yan reality, bali show lang yan, palabas lang. Palabas lang, hindi talaga totoo yan. Bali, fiction lang yan, fiction lang ba, gawa-gawa, o kwento-kwentuhan lang. Siyempre, time is gold, mahalaga ang oras at panahon, buwan, araw, linggo, at saka years, decade, di ba, yung mga 10 years. Importante kasi yun kapag nakukuha lang natin, kasi yun ang unang grabber ng attention, nawawala ng time. Lalo na mag-study ka rin, anong mga gagawin mo yung mga things, yung mga bagay na napapasaysay atin at saka nakakatulong. Kasi hindi lahat na nakikita ngayon ay maganda. Ano na itong soft drinks, kala mo maganda ito, ininom mo araw-araw, hindi. At yung mga candy, nakaka-diabetes yan. Lalo na yung kumakain ng nakita sa advertise, yung mga alak. Oo, inom araw-araw, mga birthday, hindi yan maganda. Lalo na kumakain ng seasoning, mga pitsin. Ano pa, yung mga seasoning, di ba? Mga magic sarap, hindi yan maganda araw-araw. Yun lang. Pagkatapos, wala talagang TV na gagamot sa'yo, lalo na yung hindi nila alam yung ginagawa. Pag mga sakit ka, saan ba yung mga ginagawa mo araw-araw? Wala yun. Hindi yun tutulong sa'yo. Pupunta ka talaga sa doktor, bawal talaga yung mga ganun. Importante, yun talaga, alamin mo. Hindi basta-basta tiwala agad. Yun ang mag-prepare sa future. May mga consideration ka. Hindi naman to sa negative tayo o futuristic na panic, hindi. Kadalasan talaga, dumadating ang problema kapag hindi ka handa. Dadarating at darating talaga yan sa unexpected or expected ways. Ang nakawawa nito kung hindi ka nakahanda pagdating yan. Sa mga sinasabi ko, yung pag-anak ng maaga, walang pera, walang trabaho, mali yung pinipili mo, wala kang negosyo, wala trabaho, wala ka pang alam anong gagawin, nakakasakit ka. Iba, hindi pa nagluluto, ang iba, hindi nagninegosyo. Kung wala talaga tayong mga ganun na bagay, kawawa talaga tayo pagdating ng panahon. Kung ikaw youth, hindi mo to ini-apply, siniseryoso yung sinasabi ko, magkikita mo itong sinasabi ko, di ba? Hindi talaga. Gusto natin masaya, di ba? Nag-relationship para sumaya, pero kapag hindi mo alam ang totoong informasyon, hindi mo alam anong dapat gagawin, ikaw lang magsisi sa huli. So sana hindi na ito mangyari sa inyo at like, subscribe. Maraming salamat sa papanood at suporta. At sana, totoo itong sinasabi ko guys, sana magamit dito. So maraming salamat po. Thank you guys. Comment na rin kayo kung ano po.